At tunay naman po sa kabila ng mga gulo sa buhay ay meron tayong maaring lapitan ng ating Panginoon. At tulad na isang bata, maaari tayong magpakupkup, humingi ng kanyang patnubay at ng kanyang pagpapala. Napakarami pong tao ay magsasabing magulo ang kanilang buhay o kaya hindi man lubos na magulo ay dinadalaw-dalaw ng gulo. Kaya napakahalaga ang kapayapaan. John 14:27, the Lord said, "Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid." One of the most profound things that the Lord Jesus leaves to His people is peace. At isa mga marahil ito sa mga pinaka matayog na pangarap ng isang tao ang magkaroon ng kapayapaan sa buhay. Pag-uusapan natin, 8 things that peaceful people do not do. Ano ba ang mga ginagawa ng mga tao na mapayapa at ano din ang hindi nila pinaggagawa? Aming Ama sa Langit, nagpapasakop po kami sa inyo, tumihingi ng karunungan. Nawa po yung karunungan nyo, magbukas ng aming mata at tainga. Marinig, makita namin ang nakapagpapalayang katotohanan. Salamat Panginoon sapagkat kami po ay dinako nyo dito. Iningatan sa maghapon, sinamahan sa pagparito, at kami Panginoon humihingi ng patnubay nyo na magkaroon ng katuturan, ng kahulugan ng aming pagparito. Kausapin niyo po kami, kayo po ang maging tunay na mensahero. Gamitin niyo lamang po ang inyong lingkod na tungtungan ng inyong paa. Kasangkapan ng iyong kabutihan. Subalit kayo po ang tunay na magsalita. Nawa ang salita niyo makapagpalaya, makapagturo sa amin, at nang sa ganon, lumubos pa ang kapayapaan sa aming buhay. In the name of Jesus our Lord, we pray that you will be our speaker, O Father, and that you will protect us from lies, from falsehood, from work of evil men and evil spirits. And we pray that you will also protect our loved ones who are not with us right now. Lord, let your peace remain in our heart. In the name of our Lord Jesus, we pray. 8 things, among many, pero walo lang ang pag-uusapan natin ngayon, that peaceful people do not do. First of all, peaceful people do not make needless enemies. Hindi po natin sinabing do not make enemies, that is important that you also have enemies. Kalaban natin ang kasinungalingan, ang kamalian, ang mga pandaraya at mga kabulukan, yan ay kalaban ng mga anak ng Diyos. But peaceful people do not make needless enemies. Pinipili niya at kung hindi na dapat ng dagdagan, eh, hindi pa niya dinadagdagan. Romans 12:18, "If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone." So hanggat maaari at hanggat kaya, mamuhay ng may kapayapaan na nakikisalamuha sa lahat ng tao. At kung gusto dagdagan pa po natin ang verse na ito, "If it is possible as far as it depends on you, live at peace with everyone, especially with your relatives, and especially with your in-laws." Why? Because they are permanent fixtures of your life. Ang matatalino pong tao at mga taong banal, at kung hindi man banal, at least matalino man lang, ay iniiwasan niyang makipag-away sa kamag-anak, lalong-lalo sa mga in-laws. Bakit? Eh magkikita kayo sa lahat ng patay, lahat ng lamay, lahat ng kasalan, lahat ng mga okasyon ng pamilya, mga reunion, graduation. Eh napakahirap naman nung pumupunta ka sa isang okasyon, eh naninigas na yung leeg mo, ayaw mo kasing tingnan yung bandaron dahil nandun yung kaaway mong hipag. Dahil nandun yung kaaway mong pinsan. Kaya yung mga tao na magkakaroon ng payapang buhay, ginagawa niya ng lahat para hindi niya makaaway at makababag ang kanyang mga kamag-anak. Lalong-lalo ang in-laws. Kasi mga kamag-anak, medyo may maon na lang magbaba ng pride, may maon na lang bumate, nagkakapatawaran na yan. Ang mahirap magpatawaran yung in-laws. Kaya ang matitinong mga tao, may away man silang magkakapatid, hindi nila isinasangkot ang kanilang asawa. Sapagkat pag nasangkot na yung asawa nila at kinampihan sila, magkabati na sila magkapatid, galit pa yung asawa dun sa in-laws. Kaya hindi kayo sumbong ng sumbong sa asawa nyo para lang kayo may makakampi dahil yung kapatid nyo, kamag-anak nyo, konting himas lang yan at hagod ay nagkakasundo na ulit dahil syempre, dugo eh. Pero pag kayong in-laws na ang napalayo ang loob, mahirap na yung ibalik. Only fools will drag their husbands or wives into the quarrels with their own relatives.
At ano pa po? Yung mga in-laws, yung matitinong mga in-laws, mga hipag, hindi nakikipag-awayan sa kapatid ng kanyang asawa. Sa mga kapatid, mga magulang ng kanyang asawa. Dahil kahit ano naman ang gawin niya, at kumisa't nakakapanaig siya sa influensya, darating at darating pa rin, makakasalamuha niya yung mga kamag-anak ng asawa niya. So hindi niya dapat yun. Kung meron siyang gustong awayin, awayin niya ang mga nuno sa punso, ang mga higante, ang mga kung ano-ano. Pero yung kamag-anak ng asawa mo, huwag mong awayin. But we have seen many foolish people who quarrel with their husbands or with their wives' relatives. And so what happens? All their lives, they are miserable. At nahihirapan din ang kanilang asawa dahil lagi na lamang naninimbang, napapalagay sa pagitan ng nag-uumpugang bato, nalalagay sa alanganin dahil kailangan piliin niya yung asawa ba niya o kamag-anak niya. Mahirap yan. So you want to live in peace? Do not make needless enemies, especially with your relatives. Do not involve in-laws in family troubles. And wise families, I have seen, do not involve their husband or wives in family business. May negosyo ang magkakapatid, oras na lumahok na ang kanikanyang mga asawa, maglalabo-labo na yan. Paano yung kanikanyang asawa, gusto kanikanyang hila, kanikanyang uwi? Bakit ang kuya mo, ang daming inuwi sa kanila, tayo, konti lamang. So nagpapaligsahan ngayon yung mga magbibilas, yung mga magkakapatid na dati magkakasundo, galing sa iisang bahay bata, mag-aaway-away dahil sa kanilang mga asawa. Dahil sa influensya ng mga asawa na gustong malamangan yung iba niyang mga hipag at kanyang mga bilas. Huwag po ninyong isali ang inyong mga asawa sa family business kung gusto niyong tahimik ang inyong buhay. Liban na lang, inyong asawa ay talagang malasanto, malasanta. No? Bihira naman yon. May isusumbong at may isusumbong yan, i-influensyahin at i-influensyahin ka, magkakagulo. I know several families who have maintained peace in their homes. Well, they have many businesses dahil off-limits ang mga sabit sa negosyo. Yung mga sabit kasi, yung mga napasali lang, yan ang kumisan mas interesado pa kaysa doon sa mga tunay na kamag-anak. At magulo ang kanilang buhay. Learn from those people who enjoy peace. Another thing, people who enjoy peace do not incur debt or do not keep debt outstanding. Ang tao, kung magiging tahimik ang kanyang buhay, ay hindi dapat palautang. Paminsan-minsan, hindi naiiwasan, nangangailangan talaga, nagkakautang. Pero yung talagang palautang as a matter of habit, magulo ang buhay niyan. Hindi naiiwasan niya na laging hinahabol. Hindi na nawawala yung iniiwasan niya pagka nandun yung mga maniningil sa kanya. At napakahirap na magkaroon ng kapayapaan. Proverbs 22 verse 7, the borrower is servant to the lender. Alipin ng nagpapahiram ang nanghihiram. At mahirap maging payapa kung ikay alipin. Kahit hindi nakakatawa yung joke, tatawa ka kasi may utang ka eh. Kahit hindi ka natutuwa sa kanya, punta ka ng punta, regalo ka ng regalo, hindi ka na natigilan ng kare-regalo, hindi naman nababawasan yung utang mo, indebted ka pa rin. Romans 13:8, let no debt remain outstanding. Dapat pag may utang, sikapin ng lahat na magagawa para magbayad agad. Magtataka ka naman sa mga tao, they punish those who help them. What do I mean? Nangangailangan sila, uutangan ka, tutulungan mo, pagkatapos mula nun, ikaw na ang pahihirapan nila. Pahihirapan kang maningil, o kaya nagmapatay mali siya na lamang, hindi mo malaman kung sisingilin mo, nalimutan na ba diyang may utang siya o wala. Hindi man lang masabi, hoy, pasensya ka na, 5 taon ka na kita, hindi na babayaran. Pero di ko naman nalilimot. Yun pa ngayon, nagpautang na tumulong, ang hirap na hirap makiramdam, nalimutan na kaya niya. Siya pa ngayon ang nahihiyang maningil. Kaya nagpapautang at nangungutang, parehong gumugulo ang buhay nila. Kaya iwasan ang ganyang mga bagay, liban na lang kung talagang life and death emergencies. People who will have peace, do not meddle in people's lives. Hindi sila nanghihimasok at nakikialam sa mga buhay ng may buhay, kahit mga buhay ng kamag-anak nila. 1 Thessalonians 4:11, make it your ambition to lead a quiet life, to mind your own business. Napakarami mga tao ang nagulo dahil sali ng sali sa gulo ng iba. Kaya po yung mahilig makipag-chismis, mahilig makipagkwentuhan,
Yan ang nasasangkot sa gulo. Kasi yung gulo ng iba, napapasali ka. Nasisisi ka rin at napapaaway ka rin dahil sali ng sali. Wala pa po ako nakitang tao na mahilig makibalita at masumagap ng kung ano-anong mga alimuom at mga alikabok at chismis ang tumahimik ang buhay. Kadalasan, wala namang siya dapat problema, pero dahil suong siya ng suong sa gulo, napoproblema siya. At hindi lang yon, pati ang kanyang pamilya nadadamay. Siyempre, kung may nang-aaway sa nanay mo na mahilig sa chismis, nadadamay ka na. Nadadamay din ang tatay mo. Kaya mga lalaki, nadadamay na tuloy. Mamaya sila na ito nagbabarilan dahil sa matatabil nilang mga asawa. Kaya importante na hindi tayo nakikilahok sa gulo ng may gulo. Marami po akong ganyang kilala. Gusto nyo, sabihin ko pa sa iyo pangalan. Kahit sa church, may mga chismosa. Yung tuwing may gulo, ma-office, tatawagin ang pastor, nagkakagulo, laging kasali. Gusto ko siya, bakit kasali ka na naman dito sa gulo kito? Eh kasi po, yung si ganun eh, may asawa, nakiapidgeg, eh anong pakialam mo, hindi ka kasali sa kwento, ba't kasali ka sa nadadala dito? Eh kasi, nakikipagkwentuhan siya lagi. Nagkakasisihan. Do not indulge in gossip if you're going to have a peaceful life. Number four, people who will be peaceful, do not deceive. Hindi sila nandadaya. They do not play tricks. They do not win, so-called win, through deceit, through cunning and craftiness. Sabi nga nila, you can deceive some people sometime. You can deceive some people, all the people, sometime. But you cannot deceive all people all the time. In fact, you cannot deceive even some people all the time. Mabibisto ka rin nila. Kaya yung mga tagumpay po ng mga mapangdaya, sandali lang yon. Ngayon, bakit hindi kayo payapa kung kayo mapandaya? Kasi natatakot kayong dumating yung panahon na malaman na nandaya pala kayo. And there are people who are very deceitful and cunning and crafty in their ways. Don't forget that Genesis 3:1 describes the snake as crafty. Magaling maglubid ng buhangin, magaling mandaya, magaling magmanipulate. Pero ang mga manipulators will never have peace because they will be found out. Because truth prevails. 1 Corinthians 3:19 to 20, "For the wisdom of this world is foolishness in God's sight. As it is written, He catches the wise in their craftiness. And again, the Lord knows that the thoughts of the wise are futile." Hindi nai-impress ang Panginoon dyan sa mga tinatawag na wise. Yung sa Tagalog, sabi natin, wais. Yung nanglalamang, yung ang karunungan ginagamit niya para magmanipulate at ng lamang ng kapwa. Alam ng Panginoon yon at hindi siya natutuwa. Proverbs 6:14 to 15, "Who plots evil with deceit in his heart, he always stirs up dissension. Therefore, disaster will overtake him in an instant. He will suddenly be destroyed without remedy." And there are really people who are crafty. And usually people who are crafty get into trouble. And whenever they get into trouble, they always try to win allies. Pag ito mga wa'es na mga taong ito, mga tao na mahilig mang lamang at mandaya at magmaniobra ng kapwa, nasuot sa gulo, huwag kayong sasali. Kasi kadalasan, dadaing sila sa inyo, maaawa naman kayo, luluhaan kayo, kukwentuhan, lalo't hindi nyo nadidinig yung kabilang parte, yung kabilang partido. At kayo naawa nang at kumampi na nga at sumali sa kanyang gera, malalaman at malalaman nyo rin naman na pati kayo na isahane. Pero itong mga tao nang gaganito, hindi sila mapayapa kahit kailan. Because every week, every month, they will make new enemies. Kaya bago kayo kakampi kahit kanino, titingnan nyo muna ang track record. Gano'ng karami na ba ang nakaaway nito? Gano'ng karami na ba ang nilayasan nito? Gano'ng karami na ba ang nakabangga nito? Then malalaman mong alangan mo ang buong mundo, mali at itong isang ito na lang ang tama. Because people will be known by their fruits. These people don't have peace, and when you get involved with them, you will be dragged into trouble. Peaceful people do not submit excessively to fashion, to popularity, to the expectation of the crowd. Romans 12:2, "Do not conform any longer to the pattern of this world,
but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Huwag na daw makiuso sa paraan ng sanlibutan. Ang isa pong tao na masyadong mahilig sa uso, hindi yan natatahimik kasi araw-araw may bagong uso. Yung tao na laging mahilig maging popular, hindi rin magiging tahimik yan. Because whether you like it or not, some people will not like you. Kahit ikaw ang pinakamabuting tao sa balat ng lupa, may magagalit pa rin sa'yo. Sa Panginoong Hesus nga, marami pang namuhi, hindi lang nagalit. So kung ang langit mo nalang gugustuhin, ay maibigan ka ng tao, matanggap, maging popular, you will never have peace. Because you will be chasing a rainbow which is not there when you get there. And if you always live up to people's expectations, lagi kayong magiging kulang. So you want to have peace? Do not play catch up with others. Yun pong mga taong nagahabol, hindi sila natatahimik. Do not imitate others competitively. Nasubukan nyo na ba? Ewan ko sa inyo kung maraming nagmamaneho sa inyo, pero kung nagmamaneho kayo at may convoy, biyahe kayo, mga dalawa, tatlong kotse, apat, lima, at susunod-sunod lang kayo, ang hirap. Pag napabilis yung una, nagmamadali ka rin. Pumapasok ka sa alangan, nagmamadali ka, dahil lang naghahabol ka. Samantala yung nasa una, relax. Dahil wala naman siya kinahabol. Kung gusto niyang lumiko dito, liliko siya. Ikaw, lumiko ba? Lumiko ba? Aabang-abang ka. So ano pong ibig ko sabihin mga kapatid? Huwag kayong susunod-sunod kanino man. Travel in your own orbit. Be as you are. Ang dami pong mga tao, oras na may hinangaan, una, paghanga. Ang susunod, pagkaingit. There's a very thin line between admiration and envy. Pag humanga, gustong kopyahin kasi kahanga-hanga. Pero mamaya, naiingit na, so lalong gustong kopyahin dahil gusto mo nang matamasa yung tinatamasa nung kinakaingitan mo. And then you will always play catch up and you will never have peace. Then you will cut corners, you will run people over, you will hit many things just trying to catch up with people. Kayo mga magkakapatid na nagko-compete, playing catch up with each other, wala yang katahimikan. Yung mga professionals always competing with another person, walang katahimikan. Kung minsan nga yung mga fast food, o bakit ka nagtatayo dito, eh lugi, walang katao-tao, eh kasi nagtayo din dito ang competition. Maglalagay ka rin dahil naglagay siya. In other words, wala kang sariling disposition kung saan ka pupunta. Kung saan siya nandun, dun mo siya lalabanan kahit pareho kayong lugi. Kahit po sa ministry, nangyayari yan. Una, hahanga ka sa isang leader. Mamaya, naiingit ka na. Mamaya, gusto mo na ikaw na yung leader. Nakikipaglabanan ka na ngayon. Wala ka nang gagawin kundi manira. Wala ka nang gagawin kundi mangagaw ng mga followers. You will never have peace because you're just playing catch up when you can be original. Tandaan niyo po mga kapatid, kung hindi kayo original, maghahabol-habol lang kayo parate. Kung minsan naiingit ka sa isang tao dahil marami siyang tagahanga, marami siyang kaibigan, maraming may gustong makaibigan siya, pero sa pagkopya natin sa kanya, hindi tayo magiging number one. Kasi kopya ka lang eh. Samantalang kung titingnan natin ating sarili, ano ba ang galing ko, ano ba ang husay ko, doon ako magkoconcentrate. And then you can make something of yourself. Nakita nyo, the quickest way for a business in the Philippines to die is for it to succeed. Magtayo ka ng tindahan ng tubig. Pag nag-succeed mamaya, may limang tindahan ka na ng tubig na katabi. And then they kill each other. Maglagay ka ng hot pandesal, lahat may hot pandesal. Maglagay ka ng inihaw na manok, lahat may inihaw na manok. Dahil ang mga katabi mo, laging nanggagaya and they play catch up. Why can't they be original? Meron kang katabi pala na tindahan na yung hot pandesal, ang bili-bili, ikaw naman, maglagay ka ng wonderful kalamay. Diba? O maglagay ka ng super palaman, at yung katabi naman doon, super palamig naman ang kanya, di lahat kayo buhay. Hindi dapat ka nangungopya, lalo ng kapwa-tao. Dahil magkakagulo lang kayo at hindi ka papayapa. Peaceful people do not needlessly commit promise and guarantee. Walang garantor na nakakatulog ng mahimbing. Gusto nyo maging payapa ang buhay nyo?
never guarantee for anybody's loan. Ang dami ko ng taong nakita, mabuti ang kalooban na pahamak dahil sa kanyang kabutihang loob. Meron pa na nagbenta pa ng mga lupa dahil yung nangutang na ginaranti, tinalikuran ng utang, si garantor ang hinabol, nagkahirap-hirap. Baka meron pa sa inyo magtataas ng kamay kung pagtataasin ko, pero wag na. Lalo kung alam nyo to, alam nyo sinasabi ko. Ang amo-amo ng mukha ng nanghihiram at nagpapagaranti, subukan nyo pag singilan time na kumaamo pa. Sabi sa Bible, Proverbs 22 verses 26 to 27, do not be a man who strikes hands in pledge or puts up security for debts. If you lack the means to pay, your very bed will be snatched from under you. Ano pong sabi ng salita ng Diyos? Huwag kang magagaranti. Pag wala kang maibabayad sa tatakbo na may utang, pati higaan mo, hihilahin nila at malalaglag ka sa sahig. You want peace? Do not commit. Huwag kayo nagpa-promise. Kasi oras na sinabi mo na yung promise, nakatali ka na, sasabihin nila, you promise me, you promise me. Sabi niyo lang, oh, let's see. God willing. Tingnan natin. Pero yung mga tao, nagugulo ang buhay nila, lagi nagsasabing, oh, promise. Strike your hand in pledge. Promise. Yan ang magugulo ang buhay. Be wise. Hayaan nyo na lang sila ang manghula kesa kayo ang nakapako. Tutal, hindi nyo sila inaabala, sila lang ang gusto mang-abala. Ba't kayo magbibigay ng promise? Kaya kahit nga sa Bible, hindi tayo pinapapromise. Sabi, say simply yes or no. Anything more than this comes from the devil, sabi ng Panginoong Jesus. Huwag kayong sumpa ng sumpa. Peaceful people do not bite more than what they can chew. They defer to their limitations. They live within their means. Hindi sila nagko-commit ng hindi nila kayang gawin at hindi sila nangangako ng hindi nila kayang tupdin. Kinikilala nila ang kanilang mga kakulangan at nabubuhay sila ayon lamang sa kaya nila. In other words, you want a life of peace? Live within your means. Ang hindi nyo kaya, hindi. Huwag kayanin. Pag kaya nyo na, tsaka nyo kayanin. Pero hindi yung kung kailan kayo nakakommit, tsaka kayo napipilitan ngayon to stretch yourself because you will never have peace. Finally, peaceful people do not live a lie. They do not live in a lie. In other words, they do not keep dark secrets from people who are entitled to know. Isa sa mga pinakanagtatanggal po ng ating kapayapaan ay isang sikreto na hindi naman dapat isinikreto at dapat ay ipinagtapat. Yung pagtatapat lang ang nagbibigay ng kapayapaan, pero habang isinisikreto mo ang isang bagay, lagi ka nalang kakaba-kaba na isang araw ay biglang mabunyag ang iyong lihim. Don't get me wrong, brothers and sisters. I like to be emphatic. Hindi lahat ng sikreto ay kailangan sabihin sa lahat ng tao. Pero dapat alam nyo kung sino ang hindi nyo dapat paglihiman ng anong lihim. At nang sa ganon, tahimik ang buhay nyo. Ngayon, kung natatakot kayong ma-reject pag nalaman niya, re-rejectin din niya kayo 10 years from now, edi ngayon na, para makapag-umpisa na kayong makapagpagaling ng puso nyo, and 10 years from now, galing na kayo, kesa dun pa lang kayo mag-uumpisang magpagaling. If people will reject you because of a certain piece of information about you, let them reject you right away so that you will have longer time to recuperate and begin life rather than keep delaying that rejection, live in fear, live in trouble, and be rejected anyway at the end. So mahalaga yung truth sets free. Peaceful people are not afraid of the light, are not afraid of the truth. Mas mabuti pa siguro lalo kesa sa sasabihin nating aminin ang dapat aminin, huwag na lang tayong gumawa ng mga bagay na dapat patuloy nating aminin. Tahimik tuloy ang ating buhay. John 8:32, the truth will set you free. Kung meron na po tayong mga kasalanan, meron na tayong mga kakulangan, na nandun na, given na, already a part of us, what can we do to have a peaceful life? James 5:16, therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed.
And it adds, the prayer of a righteous man is powerful and effective. But I like to concentrate on the first part, confess your sins to each other. Because when you confess, and when you confess well and you pray about it, there's a very great opportunity that you will be forgiven. And if you're forgiven, then you're free. Kesa sa hinihila-hila at binubuhat-buhat ang isang lihim. So kung atin pong babalik-balikan, what are the 8 things that peaceful people do not do? They do not make needless enemies. And I like to emphasize again, especially with in-laws. Kung nag-away kayo mag-asawa, huwag mong idamay ang mga kapatid niya sa away dahil matagal na kayo nagkasundo at naghanim mo na uli kayo ng 35th time, kaaway mo pa rin ang mga hipag mo. Don't involve them. It is important. Do not incur or keep debt. Do not meddle in people's lives and you will have a life of peace. Do not deceive because you'll be found out. Do not submit to fashion or popularity. You will always play catch up. And do not needlessly commit or promise or guarantee. Do not bite more than what you can chew. And do not live in a lie. Let the truth set you free. Peace is desirable, but the road to peace is taken only by those who are disciplined. Kung susundin po ng tao ang kanyang makasalanang likas, lilikha siya ng gulo at sasali siya sa gulo ng iba kung wala siyang gulo sa buhay niya. Kaya kailangan binabantayan natin ating sarili. That's why we watch who our friends are, who we go out with. Dahil kung minsan, napapasangkot tuloy sa gulo. Kung wala kayong magawa, ipagdasal niyo ang Italy. Ipagdasal ninyo ang Nepal. Ang dami-daming maipagdadasal. Huwag kayong sasali sa mga taong wala ring magawa sa buhay dahil gulo ang inyong susuungin. We need to be disciplined to enjoy a peaceful life. At liban na lang that you are under trial, kung magulo ang buhay niyo mga kapatid, huwag kayong masyadong lumayo ng pagtanaw kung sinong may kagagawan. Malamang na kung hindi kayo buong-buo ang may kagagawan nito, at least kalahati kayong may kagagawan. Dahil kailangang payagan natin kahit gulo para pumasok sa buhay natin. Kumisan yung pagpayag mo, installment, hindi biglang-biglang nagbukas ka ng pinto para pumasok yung gulo. Dahil sino naman ang magbubukas ng pinto sa gulo? Pero hindi mo alam, unti-unti ka na palang pinapasok sa dami ng mumunting mga bintanang binubuksan mo, pumapasok na ang gulo sa buhay. Walang kwenta ang pagkain kung wala naman tayong kapayapaan dahil mawalan ka ng gana. Walang kwenta ang magandang bahay kung ang gulo-gulo ng buhay ng mga tao na doon sa loob. Sabi nga sa Bible, better a meal of vegetables than a meal of fattened calf where there is strife. Walang kwenta ang lahat-lahat kung hindi payapa. Kaya mahalaga payapa ang buhay. Avoid inviting troubles. Avoid attracting troubles. Avoid troublesome people. And it's important to always be wise. Anong sabi sa Bible? Be innocent as doves, but be wise as serpents. Kailangan ng tao matalino. Kung minsan nahihiya lang tayo, hindi tayo makatanggi, dinadala ka na pala sa gulo. No, say no. Kasi kung magagalit din niya at magkakagalit din kayo, later pag nagkagulo-gulo na yung buhay niyo, magsisisihan din kayo, mag-aaway din kayo, agahan mo na. Hayaan mo na siyang hindi matuwa sa iyo, tahimik naman ang iyong buhay.